Hello guys, welcome back to my channel. This is Reggie again of Reggie Rich TV na bumabati sa inyo ng magandang umaga mula dito sa Winnipeg, Manitoba. And today is November 4, Thursday at 9:45 na umaga. At ang weather ay minus 2. Itong nangyari pag minus 2 ang weather, ito yung windshield to. Kailangan ko ng buksan ng aking heater. So ngayon papasok tayo, pupunta tayo sa Amazon. Tawag dito, off ko ng ilang araw kasi hinintay ko yung tawag sa bell, hindi man tumawag. So yung isa na lang ang pupuntahan natin, yung Bell MTS. So sabi nila November 1st, pero wala naman tumawag. So hindi ko alam kung saan ako magre-report. So hinintay ko sila. So ngayon, binalikan ko ng tawag yung, ay sabi na nag-report ako sa Amazon. Sabi ko, available ako ngayon. Kasi gawa ng tagal nga yan. Tagal na hinintay ko dito sa Bell. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit? So, yung isa, sabi ko nga sa'yo, di ba, lima? So, yung isa doon, ano, live na sa November 8. Tawag dito. Yun, nag-follow pa sila sa akin kahapon. Tapos, pinaprepare na sa akin yun. So, yun yung inaabang ako, yung hintay ko sa Bell. Yung preparation ba bago magsimula. So, yun. So, for the meantime, tawag ito, habang hindi pa tayo simula, mag-work muna tayo sa Amazon para at least hindi sayang yung araw. At kumita po tayo muna habang hindi nakatenga tayo ng So sorry kung naputol kasi biglang tumawag yung aking kaibigan si Edison. Meron siyang auto in-offer ko. At yun, inanggit lang niya sa akin sa... Pero anyway, balik tayo. On the way na ako sa, sa Amazon. So, gawin ko muna yun habang hindi pa ang sisimula sa kabila. Siguro, pag tumawag yung bell at kung kailan ano, malamang ma-decline ko na yun kasi labo, walang clear na ano, walang confirmation kung kailan magsisimula. Sesya na, medyo napuputol-putol ako kasi nagda-drive at the same time. So, tawag dito. But anyway, tawag dito. Lagbag tayo ng konti para at least ano, makita niyo yung buhay dito sa Winnipeg. So sa mga viewers or sa mga makakapanood dito, sabihin niyo lang kung ano yung gusto niyo maging topic natin. Ako naman ay very flexible. Makakasin niyo yung video ko kung ano-ano lang. Gagawin natin para at least ano, lagay niyo like, comment lang kayo sa baba at gagawin natin para at least magkaroon kayo na idea kung ano-ano mga buhay lo. Lalo na yung mga tao nasa Pilipinas na gusto pumunta dito. At least may idea kayo kung ano ang buhay dito sa Canada, specifically dito sa Winnipeg. Ayun. At kung nga pala palala, kung kayo man ay papunta na dito, mas maganda matuto kayo mag-drive niyo sa atin or mag-secure kayo ng license, especially kung professional, para at least ang laki ng advantage nyo kaagad na makapag-drive dito. Hindi na kayo para kumuha ng kung ano-ano matagal o mga learners na yan kasi pag meron kayong lisensya kaagad, ang laki na kaagad na nakuha nyo kaagad kaysa ba sa dito pa ay kukuha at ano, ang dami nyong isi-secure na... Ay, teka, saglit, mali, sorry. Ito nga pala ako. Kasi ang mindset ko lagi nasa academy. Ayan, dito tayo sa academy. Noink! So, yun. Pupunta nga pala tayo kasi mag-a-attend. Pupunta ako doon sa isa kong pinagkakitaan. Magdadala ako ng hindi ko pa ayang sabihin yung ano yung company, baka tayo madali, pero tawag dito, magdadala lang ako ng application form. So dito,
maganda pa rin yung meron kang sideline na business, kasi hindi lang trabaho, kumbaga meron kang sideline, meron kang yung side hustle na business, kasi na-write off mo yung mga gastos mo. So medyo nag-slow down lang ako sa kabila na dati ko talagang ginagawa. Long story lang, pero sa kanyo, malalaman nyo rin one day kung bakit ako nag-slow down. So for the meantime, kahit ayoko man ito nung araw, pero kailangan ko muna maging job mentality muna ngayon, kasi talagang tawag ng pangangailangan talaga ngayon. Especially itong nangyaring itong pandemic na to. Talagang babaliin mo muna lahat ang mga hindi muna kailangan magtaas ng pride dahil lang sa kasi pag kumakalam na ang sigmura ng pamilya mo, pamilya mo lalo sa Pilipinas, minsan kailangan mo nang gumawa ng matinding mga paraan, which is legal, yung legal way pa rin. Okay, mga sinasabi ko lang kasi sabi ko nga sa sarili ko, ayoko na sana mag-work, gusto ko lang sana magsige self-employed. Nagkataon nung mga una, but okay yun. Kaya lang nung dumali ang pandemic, ang daming tao ang ayaw makipagkita, medyo takot. Talagang napakahirap mag-set ng appointment. Yung business ko na yun is personal or face to face. Hindi ako marunong ng mga zoom na yan. Do marunong, kaya hindi ako masyadong hindi convincing para sa akin mas maganda talaga yung personal ka pupunta ron at magkakilalan kayo mabuti. Iba yun, iba talaga yung ganung aspeto. Yun. So ngayon, yung araw natin, vlog ko lang konti yung mga mapupuntahan ko para makita niyo yung mga yung mga lugar. Okay? So baliktarin ko lang at para makita niyo. So ayan, ito yung academy, papunta tayo dito sa St. James Bridge. Sa akin, pinahabilin.
lang. So yun, nag-attend lang ako ng ano, ng isang form ng aking kaibigan na pumunta sa Nigeria. Tinrap ko lang muna doon. And then now, pupunta na tayo sa Amazon Hub. So ito yung daan ko kapunta doon. Normally, mga na lang yan, 15 to 20 minutes na drive from my place. Depende sa traffic, pero ang traffic naman kasi dito hindi ganun ka... heavy or yung ka... bigat ka... tinagalog lang. I mean, hindi ganun ka tindi kasi kumpara sa Pilipinas. Kasi nga, ano, hindi naman ito malaking city to Winnipeg. Kaya hindi ito ganun ka busy kagaya ng Manila. Pero... sigurado doon sa ano, Vancouver at saka sa Toronto yun. So, lalo na sa LA nung nagpunta ako, parang grabe ang traffic na sobra. Talagang kahit may freeway na talaga sobra ang traffic. Pero dito hindi, hindi ganun ka. Kumanan ka Dublin Avenue na ano tawag dito? Tama nga pa. Ah, di, lampas na nga pala. O tama, Dublin Avenue yan. Tapos, pero pag, pag dumire diretso ka kanan, diretso rin yun ang Notre Dame Avenue. Para sa mga tao na medyo gusto makita yung lugar na yun, para may idea yung actual talaga. Kasi sa Google Earth, makikita mo na, magkakaroon ka lang na idea, pero hindi talaga actual. Eh, ang sarap kasi tingnan pagka talagang ano, para bang magkakaroon ka ng idea na ay, ganito pala yung tsura niya. Kasi para bang moving ka, di ba? Pagka sa video, compare mo sa Google Earth, ano, putol-putol. Though, yun nga lang, pagkakaiba lang dito sa video na to, hindi nyo lang maiikot or kunyari, miss na, kagaya ng Google Earth, kasi pag nag-stop ka, pwede mo maikot yung area, di ba? Kaya nga, pagka ano, sabihin nyo kung anong lugar, ituturo ko kayo doon, kung anong gusto nyo, kung meron kayong request na, oy, ano, sir, or kuya, or Reggie, tawag dito, baka pwede mo namang ikutan yung gantong ano, yung gantong lugar. Tingnan ko lang, yung parang ganun, di ba? Kahit kung may bahay kayo dito, di tingnan-tingnan natin, no? Sige, ito, inikutan ko yung bahay mo. Ayan, o, ito yun, video natin. Di ba? Ako kasi, ano,
ayun. Kumbaga raw vlog lang ang ginagawa ko, bahala na. Kumbaga may manood, wala, okay lang, wala akong problema. Kasi iniisip ko naman ano, para lang din sa akin ano, para matututo lang na ako magsalita. Kasi medyo mahihain kasi ako magsalita sa video. Sa muli, hanggang dito lang muna. Next ano ulit. Oh, hanggang dito muna. Baka magtataka kayo ba tinanggal ko 'yung ano? Kasi pumasok ako doon sa isa ko kaninang office. So, tinanggal ko muna. But anyway, hanggang sa muli, kung meron kayong mga suggestion, ano, drop down 'yung ano, i-ano na lang, comment niyo lang below para at least well, may alam natin kung ano 'yung gusto. Kung meron kayong gustong i-video natin 'yan. Okay? Salamat po, hanggang sa muli. Bye-bye.